Huwag kang masyadong bully. Huwag mong masyadong apakan yung mga nasa laylayan. Magbibigay lang po ako ng reaction tungkol dun sa asal po ng isang Sharon Cuneta. Napaka-OA, di ba? Alam mo, Sharon, bakit sa inyong mga mayayaman, nai-enjoy nyo yung freedom of expression? Bakit pag ordinaryong Pilipino, hindi ba pwede? At pag magbigay ba ng opinion, kritisismo na nababanggit yung mga mahal nyo sa buhay, ay parang kung ituring nyo, para ng kriminal yung tao. Ganun ba? Nakakalungkot lang dahil nag-name dropping pa si Sharon Cuneta doon sa mga kakilala at kaibigan niyang high-ranking officials sa ating gobyerno. Nakakalungkot, Sharon, dahil pinamumukha mo sa sambayan ng Pilipino na malaki ang pinagkaiba pag ikaw ay ordinaryong Pilipino at ma-impluensya at mayamang tao, na pinamumukha mo sa sambayan ng Pilipino na nakakaangat talaga ang ma-impluensyang tao at mayaman. Ganun po ba? Kasi, Sharon, kung ituring mo naman yung nagbigay ng opinion niya, kung ituring mo yung pobreng mama, para bang kriminal? Na para bang ang laki ng kasalanan niya sa inyo? Una, Sharon, hindi yung rape issue yung nais tumbukin ng pobreng mama, si Sunny Alcos. Gusto niya lang i-criticize talaga yung ginawang batas ng asawa mo. Gusto niya lang ipamukha sa inyo kung ano yung consequences noong batas na ginawa niyang si Kiko Pangilinan. Yun yung punto niya eh. Na gusto niyang ipamukha na ganito yung nangyayaring pahirap sa sambayan ng Pilipino, lalo na sa ating gobyerno, na hindi maparusahan yung mga minor na gumawa ng krimen. Hindi issue yung rape doon, Sharon. Nabanggit lang yung rape doon dahil unang-una yung anak mo ang nag-tweet niyan sa rape issue na yan. Kahit sino namang ordinaryong Pilipino, makukunik talaga yung usapan doon sa ginawang batas ng asawa mo. Walang balak gahasain yung anak mo, Sharon. Asan ba yung analysis mo? Ang lilinaw, ha? Ang linaw noong sinabi ni Sunny Alcos doon na kung ako ay 12-year-old, tingnan mo nga si Sunny Alcos, yung itsura niya. Nasa mga senior age na siya. Ginawa niyang halimbawa. Pero kung mag-hysterical ka, at kung tugisin mo yung mama, daig pa niya yung kriminal. Pinamumukha niyo talaga sa sambayan ng Pilipino na pag meron kang sasabihin sa amin laban sa anak ni Sharon, kay Kiko, sa'yo, megastar, ay may pagkakalagyan kayo sa amin. Ganun ba? Sino yung bully? Kayo. Nakakalungkot isipin. Dahil, bakit kayo yung naglagay, ha? Ikaw, isa ka na, Sharon Cuneta. Ikaw yung naglagay ng, alam mo yon, yung wall na ay ito pag kami maiimpluwensya at mayayaman, untouchable kami. Ganun ba? Para bang inaalipusta niyo tuloy yung ordinaryong Pilipino. Nakakalungkot dahil yung
Ganun ba? Ganun ba yung isang mayaman at maimpluwensya o masta? Tapos, kung i-address mo yung mga tao sa tweet mo, mga Sharonians, oo, madaming Sharonians dahil marami ding nauto mo na napaniwala mo na compassionate kang tao. Pero hindi. Natural lang bilang isang nanay maging overprotective tayo sa mga anak natin minsan. Pero, bago ka naman maging overprotective, turuan mo naman ng good manners and right conduct yung anak mo. Walang modo eh. Diba? Napaka-consistent ng anak mong batikusin ang Pangulo to the extent na ang daming kabastusan na sinasabi. May narinig ka ba? Wala. Tapos itong pobreng si Sunny Alcos, naglabas ng kanyang hinaing. At halimbawa niya lang yun, Sharon. Pero walang balak yung pobreng tao na gahasain yung anak mo. Diba? Pero kung mag-name dropping ka dyan sa social media, sa interviews, na kaibigan mo si ganito, ganyan, para bang pinamumukha mo o wala kayong laban sa akin. Dahil kaya kang tugisin ng mga maimpluwensyang taong kaibigan ko, ganun ba? Ganun yung tingin mo sa mga pobreng Pilipino eh. Kaya sorry talaga. Akala ko pa naman ay ano kang tao. Madiplomasya. Hindi ko akalain yung isang Sharon Cuneta. Ganyan yung asta niya sa kanyang kapwa Pilipino. Aba, hindi niyo talaga dapat deserve na supportahan, sa totoo lang. Nakakalungkot kayo. Dahil sa inyo, okay nyo ma-enjoy yung freedom of expression. Ang dami nyo kasing outlet eh. Maglabas kayo ng inyong mga hinaing sa mainstream media. Dahil ma-influensya kayong tao. Sa social media, kung saan-saan, sa Twitter. Itong pobreng mama, naglabas ng kanyang hinaing dyan sa social media, nabanggit lang yung pangalan ng anak mo. Aba, kung ipatugis mo siya, parang daig pa niya yung kriminal. Sharon, alam mo, napaka-iksi lang ng buhay sa mundo. Sooner or later, hindi mo alam, lisanin mo rin tong mundong to. Sana mag-iwan ka naman ng something na, alam mo yun, ma-appreciate ng Pilipino. Huwag kang masyadong bully. Huwag mong masyadong apakan yung mga nasa laylayan. Turuan mo yung anak mo. Turuan mo munang magkaroon ng mabuting asal. Magandang asal. Kung ayaw niyong mag-criticize kayo. Dahil demokrasya tayo, natural. May kritisismo. Pero ikaw, parang feeling mo untouchable ka. Diba? Huwag ganun, Sharon. Ako, naging Sharonian din ako. Pero hindi pala worth it yung iniidolo ka. Sorry talaga. Kaya sana matauhan din kayo. Yun lang po at maraming salamat.